and then select shape. Okay. Create new layer. Okay, lagay natin ng color to para ma-divide natin sa into two yung canvas natin. To put a color, we will use the fill color, the paint bucket. Select this one. And then you can change the color here, the foreground color. Sa foreground color, kung ano yung nasa ibabaw, yun yung active na color. Kung ano yung nasa ilalim, pwede mo siya i-switch para yun yung maging active na color. So let us set the foreground color, for example. Sa Photoshop, pwede kang gumamit ng eye picker or the color picker para, kumbaga, meron kang gustong specific color na gusto mong gamitin, so you can make use of the color picker. So as you can see, cancel natin to. When I click on the set foreground color, that is the active color, so ang color dito, ang default is white. So if we want, for example, gusto ko, for example, yung blend ng color nung nakabike na image. So kapag tinanggal mo, hinover mo yung mouse mo out of the color picker option, so as you can see, this is the icon for the color picker. So ikiklik mo lang yung image na, I mean yung color na gusto mong kunin. So that is the perfect one para makuha mo yung perfect color na gusto mong gaya. So, i-click natin yung damit, yung nakabike. Yan yung specific color niya. So, that naka-hexadecimal yan. So, makita mo yan dyan kung anong color siya. So, i-click natin yan. And then, buwasan natin kaunti kasi gagawin natin siyang background ng trees natin. So, i-click natin to. Okay. To apply, as you can see here on the foreground color, nagpalit na siya yung active na color. Then yung paint bucket icon, kapag nag-click ka gamit ang paint bucket icon, kung ano yung selected part doon sa canvas mo, ito yung canvas, yun yung malalagyan niya ng color. So click natin. So ayan, nalagyan siya ng color. And then, as I have said a while ago, kung gusto mong i-move siya, go to the layer palette and then move it doon sa likod ng image natin. So, parang meron na tayong nag-divide ng canvas natin. Move natin to ng konti. Ayan. So, meron first page. This is just a simple example of inserting images and manipulating some of the tools using the tools in the Photoshop. So we can group all of this element. So click natin yung pinakataas and then we can press on our keyboard shift to select multiple layers in our layer palette. So, i-click natin doon sa pinaka-last kasi i-group natin siya. So, as you can see, they were all selected. All the layers, all the element in our canvas is selected or are selected. So, we can right-click and then group it. So, let's see. Kung di nyo makita dito yung group,
You can press Control G on your keyboard to group it. So ito na yung parang lagay natin first page. Ayan. This is the first page of our digital story. Pwede natin siyang i-duplicate. Sabi ko kanina, pwede i-duplicate para hindi na paulit-ulit na ini-insert yung image natin sa Photoshop. So let's duplicate this one. We can right-click it and duplicate the group. And pangalanan natin siyang second page. Then press OK. Click OK. So ayan, meron na tayong dalawang pages dito. So yung layer visibility, i-remove natin para hindi natin magalaw yung isang group or yung first page natin. So eto na yung second page natin. Yung second page natin, the same lang siya nung first page. Ngayon, pwede na natin siyang i-manipulate. Kasi individual element naman siya doon sa Photoshop or individual layer doon sa Photoshop. So for example, let us move it dito sa kabila. Let's move it here. Ayan, gamit ang move tool. And then si Bob, di ba Bob yung pangalan ng bata na kabike, i-flip natin. Ayan, using the move tool, apply natin. Then let's try to delete this one. And then let's try to move the text here. And pwede naman natin i-delete ito or palitan natin. So we will just go to file tab. Place an image on the Photoshop canvas and then palitan natin ng iba. So ito naman yung paharap. I mean, going to the right, yung paglipat ng mga ibon. Press enter on your keyboard, right click, and then rasterize the image. So, paulit-ulit lang yung ginagawa natin, kaya dapat, or madali natin mapafamiliarize yung mga tool na ginagawa natin, or ginagamit natin. We can use the magic wand, and then select. As you can see, it was selected, and then press delete on your keyboard. And then we can now resize it. Okay, go to move tool, and then resize it. Always, doon sa corner tayo magre-resize. And move it kung saan nyo siya gustong ilalagay. Then click the check button on the upper right corner. So, move natin itong text dito. Try natin ulit. Okay. Let's delete. Okay. So meron na tayo ditong bird sa upper left corner. Try natin maglagay ng ibang image kasi second page na ito. So let's try, for example, yung isang image na nakabike. Ayan.
press OK or enter on your keyboard. Then we will click Move Tool. And then we can resize the image. So pwede natin, for example, dito siya sa kabila. Click natin yung check button here. Okay. So yung position niya, dyan na siya. Okay. Then we can try to... change the script or the text na nandito. So we can click the text tool and then select it. Halimbawa, ang ilagay natin is si Bob, kasi yun yung main character natin. Si Bob, Bob saw his friend Eric. Bob saw his friend Eric biking. Let's select this one and resize the font style by going to the text tool and then character paragraph panel, and then let's change the font style here. Let's try to put 40 yung values. Ayan. Okay, so we are done with our second page. So, gagawin natin is mag-create ulit tayo ng third page. So, duplicate natin ito. We can duplicate the group and click OK. Try natin. Lagay natin dito is third page. Okay. Remind ko lang po, this is just the basic manipulation of the different or some of the tools in Photoshop, kasi sabi ko nga, hindi natin matututunan ng isang session lang yung Photoshop. Kailangan lang ng practice para mas maging skillful tayo when it comes to Photoshop. So let's delete this one and change or place another image. Kung may mga gusto kayong item na ilalagay doon sa canvas, pwede as long as related doon sa ginagawang digital story. So let's try, for example, this one. Yeah. Check natin. Check. And then, rasterize for it to be flattened. Select the magic wand for us to select the same blend color. So as you can see, the same blend color. Let's delete that background and then deselect. Another, let's resize using the move tool. And then, click that. Okay, i-remove natin yung tree, for example, kasi paulit-ulit na yung tree. So, for example, or we could just move it here. Okay. Bina natin nandito na siya. Okay, let's move the script
Baka lagay natin dito. Bob? Yes. Bubbles, vegetables. Pwede natin i-move dito. And then, okay. So, yan. So, this is the third page. So, bubbles, vegetables. So, kung may gusto tayong idagdag, pwede naman. As long as it, sabi ko nga, it is related to the story na ginagawa natin. Okay. Okay, siguro yan. Another. Okay tayo. Last page, fourth page. And then press OK. We can edit this one. We can delete Bob. And then select and delete the trees. Move natin to dito. I-move natin to. So let's select, for example, i-place natin dito yung babaeng may dalang aso. So this one. And then click OK, place. Then, click natin yung check button doon sa taas. I-move natin and then i-resize natin siya. So, for example, i-flip natin siya para dito sa kabila. So, click natin yung OK. So, yan. For example, naglalakad siya papunta doon sa let's try to change the text. For example, Maria together with her pet. Will buy vegetables. Okay. And since hindi na siya nababasa, we can move it on the next line. You can click on the word pet and then press enter. If para nag-overlap na siya, pwede nyo siyang i-change yung distance between each line. You select it by pressing Ctrl plus A and go to the paragraph panel and then you can change the distance. Then go to paragraph to center the text. For example, then. So, yeah. Maria together with her pet will buy vegetables. Mostly kasi sa mga digital story, mga images na yung nilalagay. So, konti na lang yung mga text na nilalagay. So, this is now our fourth page. So, as you can see, first page natin ito. So, yung mga basic tool lang yung nagamit natin dito. But, there are a lot of tools na pwedeng gamitin sa Photoshop. Especially kung halimbawa maggagawa kayo ng mga complex graphics or yung mga graphics na gagamit kayo ng maraming element sa Photoshop. Ngayon, ang ginagamit lang natin is yung basic. Yung Move Tool, Select Tool, the Paint Bucket, and the Text Tool. So marami pang pwedeng gawin sa Photoshop. So let's try this one. Lagyan natin ang background. Try natin ito. Then place it. Ayan.
So click natin yung check button, for example. Ilagay natin siya doon sa first page kasi yun yung naka-active yung layer visibility. I-move natin siya by pressing the layer and then the left key on your mouse. And then move it. Right click and then always rasterize the image or flatten the image. So yeah, i-move natin papunta dito. Yan, pwede natin i-remove na tong background. Binago na natin. So, pwede na natin yung image na mismo yung nandito. I-resize natin siya. And then, click OK to apply or check to apply. Si Bob, tingnan natin. Sana natin sa ilalagay si Bob. For example, dyan na si Bob. So, move na natin dito sa taas. So, ganyan. Pwede kang maglagay ng iba't ibang image sa Photoshop. Okay. So, ano pang pwedeng gamitin natin para mailagay natin dito sa Photoshop? Para may pang tool? If you want to crop, so you can use the crop tool. So, yan. Try natin ibalik sa dati. Okay, ito na lang para related doon sa next page natin kasi sabi natin it should be related or doon sa ginagawa nating story. Ayan. So, lagyan natin ng background color. Doon muna tayo sa first page. I-remove na natin to. So, for example, we want to apply background color gradient. For example, lagyan natin to kasi white lang siya. We can use the gradient from the paint bucket. I-right click natin sa paint bucket and then select natin yung gradient tool. Si gradient tool, you can use the here different colors, but two colors lang. Yan. When you select the gradient tool, you can go to the edit gradient. And then you can select any from the presets or you can just select kung ano yung gusto mong color. So, i-click natin to. This is the slider. Color stop slider. Click natin. And then i-click natin to sa color. Let's try to get the color of this one using the color picker, then click natin, adjust natin ng konti, then click natin yung OK, and then the other slider, click natin, and then another copy natin yung color, and adjust natin ng konti, papunta sa white, para magkaroon tayo ng gradient color, then click OK, para makita natin. Then after that, create tayo ng new layer sa likuran ng tree na to. So, click natin dito yung tree para maging active siya. We can press on our keyboard Control plus Shift plus N or we can right click here and then go to layer and then select new layer. So, click and then click OK. So, as you can see, nagdagdag na dito ng new layer para doon sa background natin. So, ilagay natin dyan. And then, we can drag from bottom to top para malagyan siya ng background color.
ano mag-drag, click shift on your keyboard and then drag papunta sa taas para malagyan natin ang gradient color, yung image natin, or I mean yung canvas natin. So ayan, meron na tayo ditong gradient color. If you want to change that, you can go still go to the gradient preset color. For example, let's try the other one. And click OK. I-drag natin ulit. So pwedeng from bottom to top or from top to bottom. Okay. Okay na siguro. Okay, pwede na siguro. So, yan na yung background ng image natin. But if you have your own background, for example, nag-capture kayo ng sarili nyong image or nag-download kayo ng sarili nyong image, you can do so, or you can apply, or you can insert on your canvas. Yan nga, depende sa ginagawa nyo story. So to copy this one, just double click, I mean right click, and then duplicate the layer for you to be able to duplicate or create a new copy of the layer with the same format. Click on the other group of layers and then ilagay natin ito. For example, tanggalin natin yung visibility button ng first page and then i-apply natin doon sa second page. So as you can see, na-apply na siya dito sa second page. But if you want to apply it in all pages, so we can delete, we can move this outside of the group or folders. Pwede tayo mag-create dito. So i-move natin siya. Ayan. So i-move na natin siya sa pinaka-last na layer. So kahit alin dito sa folder na to, i-on ko yung visibility button, ma-apply yung isang color natin. So that is applying one background to all of the images. Try natin ulit yung isa. Okay. And place it. Kung makita nyo, dito ko siya nilagay sa pinaka-last na layer. So hindi siya papasok doon sa lahat ng group na ginawa natin. So, just move it and resize it. And check this one. And bawasan na lang natin yung opacity. Kasi hindi, gagawin lang natin siyang background. Example, 20. So, i-on natin yung visibility button. So, makita nyo, na-apply na siya doon sa lahat ng image or ng folder doon sa layer. So, yan. Okay. So, meron na tayong background dyan na image. So, kung meron na kayong kompletong, for example, story na pwede nyong, nagagawa nyo na digital story or ng layout sa computer ninyo, i-follow lang natin yung steps on how to create a great digital story. Tapos, para lahat ng items na pwede nating ilagay doon sa canvas natin is available na para mas maging maganda yung
kalabasan ng digital story na ginagawa. Yung ibang tools kasi dito hindi na masyadong applicable dito sa ginagawa natin. So let's try to save this one. Ang kaibahan lang ng sa Photoshop is isi-save mo siya as image. So isi-save mo siya as image. You can go to, you can save it as document or an image kung gusto mo na. Okay, you can go to File tab and then Save. Then lahat ng layer na nandoon sa Photoshop na ginagawa mo or na ginawa mo is masisave mo na siya. So for example, the file name is Sample Story. Then click Save button. So, as you can see here dito sa file name or sa image name, may asterisk dyan. Ibig sabihin, pag may asterisk yung file name ng document sa Photoshop, ibig sabihin hindi pa siya na-save. Or yung recent na ginawa mo doon sa Photoshop is hindi pa na i-save. So, click natin yung OK. So, mawawala na yung ditong asterisk na nag-indicate that the recent na ginawa mo doon sa canvas mo is na-save na. So, for example, i-save na natin itong fourth page as an image. Unahin natin yung first page. Wala yung three natin. So, yan. Save natin isa-isa. We can go to File tab and then Save As, or we may press Shift plus Control plus S, and then we will change the format. So for example here, so may iba't ibang format kung gusto niyo Photoshop document PSD, but if you want it as an image, you can select JPEG. Then let's create folder para nakagroup yung ginawa natin. Let's try sample story. Double click and then i-open natin yung folder. Okay. Save natin as page 1. Click natin yung save. And then i-okay lang natin. Okay. For page number 2, same process. Go to File, Save As, and then you can select JPEG, page 2. Check natin kung 2 pages na siya. Okay, mali. Try natin ulit. JPEG. So, mali yun na-click natin. So, save as. JPEG. Okay. Page 2. And then click natin yung save button to save the image and click OK. You can practice and practice and practice para mas madali, mas marami, at mas maganda yung kalabasan ng isang digital story. So go to File tab again. Save as. And then click JPEG, and then again put file name page. Okay, another last page, we have page 4.
save us. JPEG natin siya. And then this is the page. And click natin yung save. Ayan. So meron na tayong 4 pages na images na na-save at ginawa natin sa Photoshop using the different basic tool in the Photoshop. Ayan. So punta natin yung Photoshop. Okay, let's try this one. I-try ko lang muna siya. Ilalagay ko lang muna siya sa our sa Word for us to be able to see the output of our. Digital story. Wait lang. So, inalagay ko lang siya sa Word para compress natin sa isang PDF. Okay, i-open ko lang siya as a PDF kasi kinompress ko siya. Check ko lang. Okay, so we have now the output.
Oh my God. Okay, naka-open na yung PDF. So this is the flow of the story, digital story na ginawa natin dito sa Photoshop. This is such a simple story. Wait, i-share ko lang yung screen ng PDF. Okay, hindi natin na, hindi na na, na dilipat sa screen. So I think ito na yung ano. Ito na yung first page. First page. Ito yung first page ng digital story natin. You have the second page. And then the third page. Another is the fourth page of our digital story. So kapag na-save mo na siya as images, pwede mo siyang ilagay sa Microsoft Word, for example, and then iset mo yung proper margin, yung layout niya, and then pwede mo siyang i-save as PDF para ma-compress siya. And then you can share it with your students, for example, or you can share it online para makita ng iba. And magkaroon ng feedback or suggestion about doon sa ginawa niyong digital story. So, kanina, medyo mahirap talaga pag-aralan yung Photoshop. Kailangan ng practice, and hindi siya nadadaan sa isang session lang. So, kapag na-practice nyo, palagi nyo ginagamit yung Photoshop, mas marami kayong matututunan sa Photoshop. So, ngayon, since we have just a limited time, I just demonstrate to you on how to use the basic tool in the Photoshop. Pero, pwede pa nating madagdagan yung kaalaman natin about sa Photoshop kapag pre-practice natin, kapag palagi natin ginagamit si Photoshop. I think that would be all. Kasi, yun lang yung parang basic na kailangan natin sa paggawa ng isang digital story. As long as you have a complete plan doon sa 8 great digital story, yung steps, di ba? As long as you have an idea, you research the topic or your topic related to your idea, you gather the images, the video, or you capture or you record an audio, you create your storyboard or a plan, you lay out it using the different software na available sa computer nyo. Kagaya ngayon, this Photoshop na available, and you share it with others para makita nila yung ginawa nyong digital story. I think that would be all with the demonstration on how to use the Photoshop. If you have questions, you can raise your hand. Are you still there? Okay, so kung may question po, pwede naman po magtanong kung ano ang gustong malaman regarding sa Photoshop application. Kasi yung ipinakita ko lang ngayon is yung basic tools in Photoshop. Yung mga madali lang gamitin na
tools sa Photoshop. But if you have, for example, na curious kayo kung paano gawin, you can just ask. May question? Nag-e-echo ba ga? Makulog sa talin na bin. Di pa mag-guide tapos sister. Nag-ano lang siya sa mga question na makali pa man tapos sister. I think wala naman pong question. Ano ba? Mag-raise na lang po ng hand kung may question, or you can just comment, create a comment kung may question or kung may gustong idagdag sa presentation natin ngayon. Okay, kung walang question, I have an activity regarding sa Photoshop. So, nandun yung script. Wait, i-share ko lang ulit yung PowerPoint natin. So, meron ako doon nakalagay na script. And then, maghahanap kayo ng mga items or mga images na related doon sa script and gagawa kayo ng simple storybook. Okay, nasi-share. Nag-lock baga si Sir TJ. May i-share pa ata siya, babe. May activity pa. I-PM nindo.
Okay, so ito yung activity, yung para sa mga audience natin. So ito yung activity natin. Meron ako ditong nakuhang short story. This is a Filipino short story. So may ikling kwento. Ang title is Ang Aral ng Damo. So if you listen to my presentation, we use the different basic tool and the 8 steps in a great digital story. So number one doon is you have an idea, you should have research, you write a script, you gather images na gagamitin, and you create a digital story using the software. So meron dito ang aral na damo yung title, and then meron nakalagay na script. So kapag binasa mo yung script, parang mai-imagine mo na, mabivisualize mo na kung ano yung mga images na pwede mong i-download or gamitin doon sa gagawin mong, gagawin ninyong activity or a digital story. So, I think ito na yung activity nyo para sa workshop. And then, you will just submit it to the moderator siguro ng workshop na ito. So, I believe that's all for my presentation. And thank you very much for listening. And I hope na meron kayong makuha na knowledge, even just the basic knowledge about using the Photoshop, and may apply nyo when you are creating a digital storyboard. So thank you very much po. RPJ. Yan, i-stop ko na po yung share ng presentation. Hindi ka nadademo. Hide mo, dear, hide. Yung ano. Mayo kasi naman. Mayo kang mic, dear. Didi ka na lang lubod sa nagla-live mag-ano. B, digdig ka na lang sa nagla-live. Pwede, i-open man lang ang ano. Oo. Okay, so thank you so much, Sir Jomer, for that comprehensive discussion about the introduction to digital art and also how to create digital story. I know that there is a wide range of technological tools that we may use, and so it is up to us if we're going to what kind of tools we are going to use, and one of which is the Adobe Photoshop. So thank you so much, Sir Jomer, and a round of applause, everyone. At this moment, we are going to proceed with the